So guys, continue tayo, no? Balik tayo dito sa area na to. So ngayon, susundan natin yung papuntang north side. North. So sundan natin yung north niya. Northwest. So ito yung mga makikita natin dito. Actually, may hukay na yung may-ari dito, guys. No? May hukay na siya dito banda. Atin po siyang titingnan. Napapasok ka lang. So ito yung mga makita dito. Kung sino yung nakapanood sa short video ko, ito yun siya, guys. Ito. Pagong na dalawa. Ito nanay, ito anak, or ito asawa, husband, ito wife. So nagkapatong sila, ano ibig sabihin? There is something na gumagawa sila ng baby, or kung baby yan ay dinagana niya yung anak niya. So ibig sabihin nandito sang item, nandito yung item. Ito yung napakagandang spot, guys, no? Ito yung napakagandang spot sa area na to. Yan, tingin nyo, guys. So ang ganda, diba? Tapos tingin nyo ito. May mata niya, napakalalim, 1 inch yung mata niya, 1 inch mahigit, no? Tapos ito, tingnan niyo yung isang mata niya, number 8, tapos may matulis na maliit na nakaturo dito banda, plus yan yung hiwa na yan is direct under. Tapos ito pa may heart. Ito, heart. Galing, no? Ito yung pinaka excited na pinuntahan ko dito. Kahit malayo, pinuntahan ko talaga to kasi gusto ko makita itong sign na ito, no? Ito yung isang side ng mukha ng pagong. Dito tayo sa kabila. So yan, ito yung kabilang side, no? Ito yung kabilang side na decoy na merong lason. Tingnan yung hitsura ng pagong, no? Nakanganga siya na parang ang pangit tingnan. Tingnan yung mata niya, no? Tapos may butas dito. Ibig sabihin yan, nililito tayo niyan, guys. Nililito tayo niyan na maghukay tayo dito banda. Diyan. Pero yan po ay decoy, no? Yan po ay depende sa pag-analyze. Yan po yung tandaan natin na hindi lahat ng itinuturo ay perfect dig spot. Meron ding tinuturo na nililigaw tayo ng landas, no? Tandaan yung yan, guys, kasi kadalasan sa atin pag nakikita ng sign diretso hukay, huwag po ganun. Tulad nito, ito tama na yung hukay na ito sana, ito kaso tinigil ng may-ari. Sakto siya dito sa hukay niya na ito. Ito, napakagandang sign. Diba, guys? Actually, ngayon lang ako nakikita na ito, eh. Yan, oh. Yan. So, dalawang pagong na nagkapatong. Diba? Ang ganda. Oh, tapos may butas pa pala ito, oh. Ito yung nag-confirm. Tapos dito na side is napakaganda, makinis yung muka. Hindi tulad dun sa kabila na ang daming nakasulat na di maganda. Plus ito pa, guys, may hiwa siya. Slash meaning isa, meaning ichi. Sa Japanese numbers, ichi means isa. So sukatin natin to. Nasa mga 3 inches. So equivalent to 3 meters. Bro, sana ako panood ng may-ari nito, 3 meters, tingnan nyo mo, bro, 3 meters sya. Yan, itong hukay na to diretso 3 meters, pero nag-iisa sya, nag-iisang item lang. So masabi natin yan po ay giveaways, no? Masabi ng iba, lalim naman giveaways 3 meters. Ang giveaways, daming klase po. Meron pong giveaways na tinabunan lang ng bato,
At saka meron din iba nagkukay ng ilang meters. So 9 to 15 meters, ayan po ay giveaways. No? 9 to 15 meters. I know, feet. Feet guys. 9 to 15 feet. Giveaways po 'yan hanggang 20. Pag medium na, medyo malalim-lalim na 'yan. So advice ko lang sa mayari nito, pag hukay nito is isama itong bato na 'to. Diyan sa ibabaw, hukay na 'yan papunta dito sa baba. No. So meron na sanang hukay dito kasi hindi pinagpatuloy. Yun, iyan yung ibig kong sabihin guys, na meron na sanang tamang dig spot pero hindi sila sigurado kaya tinigil. Ayun, naghukay siya dun, dito sa kabila, sa ibaba niya. So ito yung ibabang bahagi ng area na to. Ito yung hukay niya guys. So ito yung hukay niya. No? So with respect sa may-ari nito, hindi natin tingnan. So dito yung hukay niya. Kasi tingnan yung mga sign nandyan sa baba, sa taas. Yan o. Yan yung mga sign na nandyan na makita natin. No? So yan po yung sign na binasihan niya. Actually tama naman po. Kasi itong area na to is naka 315 degrees northwest, itong bahagi ito. Tama itong hukay na to, kaso ang pinaka opening nito ay nasa baba. So ipapakita ko sa inyo guys yung hitsura ng sign ng opening, no? Ito yung hitsura ng sign ng opening. Harap dito guys, pababa yung lupa. Ilang beses na ako na balitok. So ito yung itsura dito guys. Ang ganda ng area. Yan o, tingnan nyo. Yan. Yan yung pinaka opening spot nya. Ito yung special depot nila. So ito yung bunga nga or backdoor, kasi facing west siya. So sa ganitong klaseng bundok, dalawa lang yung side lang yung pagbasihan natin, east at saka west. So itong bahagi na to, yan, naka facing west yan. So malamang meron din yang opening doon sa east. Diba guys? Ganda. So explain ko sa inyo. So yan, pansin nyo yung bato na yan, talagang sinalpak siya dyan, letter V. So letter V pointing down. No, talagang sinalpak siya dyan. No? Ang ganda ng paggawa, tingnan nyo, triangle siya, no? Tapos yan, diretso. Tapos ito sa kagilid niya, naka wall type na siya. Ito, yan, naka wall type siya. Hanggang sa ilalim yung wall type yan guys. So ano ibig sabihin nito? Ito po, nagpapahiwatig na yung opening spot niya hindi pumunta doon. Diretsuhin mo lang yan, papunta dito sa baba. Tapos ito na yung opening. Napakaganda nito guys, kasi mayroong iniwan dito sa bahaging ito, napakalakas na detection. Ang sukat naman ng detection niya is nasa mga dalawang kahon na pinagtatabi-tabi, no? Dalawang kahon na pinagtabi, yan yung size ng na-detect natin. Ang ganda guys, diba? So ganito pag Imperial site ang area, talagang napakaraming nakabaon. So iba't ibang tauhan siguro, iba't ibang army no, nagbaon ng kanilang mga daladalang wealth, no, mga kayamanan. So ganyan po yung itsura ng opening ng tunnel. So hindi napansin niya ng may-ari. Gulat ako nung nakita ko yan, kasi andito lang ba yung pinaka-opening niya. Diba guys, ang ganda no. So yan doon, malalaking bato rin. Meron ding nakabaon doon banda, pero dito ako nag-focus kasi ito yung pinaka-opening, kasi diretso na yun guys, papunta dun sa taas, no? So kaso ang opening nito is dito talaga sa baba magsimula. Di rin tayo sure kung diretso ba yan papunta doon or nag-ukay ba sila sa ilalim, no?
So dito napakalakas na detection dito, banda hanggang doon, papunta rin doon sa may ano, yan sa may sa pinaka under ng bato na nakapointing down. No, ang ganda. Ang ganda ng mga sign dito, guys. Sulit yung punta ko dito kasi napakaganda nga ng mga sign. Nakita talaga legitimate at saka verified na meron talagang IJA encampment sa lugar na ito. No? So ganito po maghanap ng opening spot ng tunnel. Hindi ito napansin ng may-ari, guys. Gulat lang ako nung inikutan ko itong buong lugar na to. Pero hindi dyan mismo ang opening, dito sa baba niyan. Sa baba mismo ang opening spot niya. So kung advice ko sa may-ari, dito siya maghukay, starting, no? Start siya maghukay dito, pumunta doon sa ilalim. Kaso napakadelikado niyan. No? Sana tama yung hukay niya doon sa taas, pero madadaanan niya yung item na nandito. Sinadya itong ilagay dito kasi mayroong malalaking bato. No? O, ang gagawin dito, ilaglag muna yung malaking bato na yan, tsaka tayo maghukay. Kasi pag nalaglag yan, punta yan doon sa baba. Pinakababa niya. So, hindi na ganun kadelikado, guys. Diba? So, hanggang dito lang muna. At meron pa tayong puntahang iba na, na maraming magagandang sign din. No? So, maraming salamat at sana sundan nyo pa ang mga kasunod na video nito.